So, magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Orozco, ang iyong guro sa asignaturang Filipino. So, ngayon, ang ating tatalakayin ay tungkol sa wastong gamit ng gitling. So, ngayon, bakit kailangan natin pag-aralan ang mga wastong gamit o paggamit ng gitling? Katulad na lamang sa paggawa ng sanaysay, kwento, talata o pangusap, ang mga wastong bantas ay mahalaga upang maging malinaw ang nais ipahiwatig ng may akda. So narito ang unang gamit ng naturang bantas. Ito ay ang sa inuulit na salita, na kung saan ginagamit ang gitling sa mga salitang inuulit. Halimbawa, ano-ano, araw-araw, gabi-gabi. Kung mahigit dalawang pantig ang salita, ang unang dalawang pantig lamang ang inuulit. Halimbawa, pali-palito, suntok-suntokin, balo-baloktot. Pansinin, inuulit ang buong unang dalawang pantig kung may dalawang pantig lamang ang salita. Ngunit, hindi inuulit ang panghuling katinig ng ikalawang pantig kapag mahigit dalawang pantig ang salita. Halimbawa, balik-balik, wasak-wasak, bali-baliktad, bula-bulagsak. Pangalawa, sa isang pantig na tunog, na kung saan ginagamit ang gitling sa onomatopekong pagsulat ng mga iisang pantig na tunog. Halimbawa, tik-tak, ding-dong, flip-flip. Pangatlo, sa paghihiwalay ng katinig at patinig. Ginagamit ang gitling upang paghiwalayin ang pantig sa nagtatapos sa katinig at ang sumusunod na pantig na nagsisimula sa patinig. Halimbawa, pag-asa, agham, agam-agam, mag-isa. Pang-apat, sa pinabigat na pantig, na kung saan ginagamit din ang gitling upang bigyan ng bigat o diin ang kakaibang bigkas sa naunang pantig, gaya sa magandang gabi, sa kasing kahulugan lamang din ng makabagong gabi. Halimbawa, lig-in, na kung saan sa sinaunang Tagalog, ito ang ibig... Ang ibig sabihin nito ay pagiging alanganin. At lang-up, sa sinaunang Tagalog din, ang ibig sabihin ay ang pag-inom ng mabilis. Mung ay hiligay nun, na kung saan ang ibig sabihin ay hitik sa bunga. At musing sa Bicolano, na ang ibig sabihin ay dungis. Panglima, sa bagong tambalan, na kung saan ginagamit ang gitling sa mga bagong tambalang salita. Halimbawa, lipat bahay, bigyang buhay, bagong salita, pusong martir, amoy pawis. Sa pang-anim, sa pasulat na oras, na kung saan ginagamit ang gitling upang ihiwalay ang numero sa oras at petsang may ika. Gayon din sa pagbilang ng oras, numero man o binabaybay na ikinakabit sa alas, gaya ng sumusunod. Ika-otso ng umaga, ngunit ika-walo ng umaga. Ika-nuybe ng Marso, ngunit ika-siyam ng Marso. Ika-isang daan anibersaryo, ngunit ika-sandaang anibersaryo. At ang pangpito ay sa kasunod ng D, na kung saan ginagamit ang gitling ang salitang may unlaping D mula sa Espanyol na nangangahulugang sa pamamagitan ng o ginagawa o ginagamit sa paraan. Halimbawa, di color, di kahon, di bola, di lata. At ang pangwalo naman ay sa kasunod ng D, na kung saan ginagamit ang gitling sa salitang pinangungunahan ng di, pinaikling hindi, at nagkakaroon ng makabuluhang idiomatiko, tela kasabihan, malimit na kasalungat ng orihinal na nito, at maliit na may mapagbiro o mapanguyam na himig. Halimbawa, di kagandahan, di mahipo, di mahugot-hugot. At ikasyam naman sa apilyedo, na kung saan
ginagamit ng gitling ang mga apelyido ng babaeng nag-aasawa upang ipakita ang orihinal na apelyido noong dalaga pa. Halimbawa, Carmen Guerrero Nakpil, Gelda Cordero Fernando, Genoveve Edrosa Matote. So narito ang huling gamit ng naturang bantas. Ito ay ang pagsaklaw ng panahon na kung saan ginagamitan ang gatlang N. N dash ang panahong sakop o saklaw ng dalawang pizza. Halimbawa, 1,882. 1,903. Panahon ng matinding nasyonalismo. Pangalawa, 23 ng Hunyo, 1,864. 13 ng Mayo, 1,903. Apolinario Mabini. Sa wikang Englishman o Filipino, talagang nakalilito ang paggamit ng gitling. Madalas, nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan ang maling paggamit nito. Kaya naman, dapat itong bigyan ng atensyon. May mga salita na nag-iiba. Ang kahulugan kapag ang gitling ay namamagitan sa katulad ng naggulat at nagulat. Maliban sa pagbibigay linaw ng kahulugan ng salita sa mga sulatin, ang gitling ay ginagamit din upang malaman ang tamang intonasyon sa pagbigkas, katulad ng ibang bantas. Nagbibigay din ang estruktura ang paggamit nito sa ating wika. Yun lamang at maraming salamat!